It's me, Shasha Coleman. Welcome back to my channel. Hindi ko na siya nilagyan ng mantika dahil kusa nang lumabas yung mantika dito sa chorizo na to. Ngayon mga mami, magluluto ako ng chorizo di Cebu na longganisa. Nabili ko ito sa Korean shop dahil mayroon siya doon tindang mga Asian food. So, tatry ko ito. Chorizo di Cebu. Masarap daw to eh, sabi nila. So, kailangan kung siyang matikman, kaya iluluto ko ngayon. Gupitin ko na to at ilalagay ko siya sa kawali. At nakataog dito yung aking lalagyan ng tinggan. So, sasalin ko siya ngayon dito sa aking kawali. May itsura. Ayan. Medyo marami-rami siya. Ayan ang ito niya. Siguro, ilang piraso kaya ito? Bilangin natin kung ilang piraso. 2 at 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 pieces siya. So, lagyan natin siya ng tubig para ilaga ko siya at maluto siya mabuti. Muna siya ngayon ilalaga. Palalambutin ko mabuti dahil nga, syempre, karne yan sa loob. May mga taba-taba. Kailangan ko siyang lutuin mabuti. Lagyan natin siya ng sake para mas lalong maluto. Hintayin natin siyang kumulo na ng husto, mga mami. At subukan natin kung talaga masarap talaga yung chorizo de Cebu. Kumukulo-kulo na! So, ayan na. Kumukulo na. At gugupitin ko na sila isa-isa. Para matanggal na sila sa pagkakatali nila. At madali ko siyang mahalo. Ayan, kailangan natin siyang gupitin. Dahil sila ay nakaduktong-duktong sa kanilang mga tali. Dahil hindi mahirap haluin niya kung sila ay nakatali. Napakabango naman nito. Tayin pa natin ng konti na matuyuan siya ng tubig. At babalikan ulit natin siya bago natin siya lagyan ng konting mantika. At meron ako sinangag doon na konti. Tama-tama, ayan dito sa aking longganisa. So, ito, tignan na natin. Ayan, natuyo na ang kanyang tubig. Tignan natin siya haluin para maluto na siya ng gusto. Ang bango! Wow! Mukhang masarap nga itong chorizo de Cebu. Sana hindi akong magkamali dahil first time ko itong matitikman. Ang bango niya! Hindi ko na siya nilagyan ng mantika dahil kusa nang lumabas yung mantika dito sa chorizo na to. Ayan. At may hinanaan na natin yung kanyang apoy para hindi naman siya masyadong masunog. Ayan na siya. Pagkabango-bango. So, mga mami, ito na yung aking natapos na niluto na chorizo de Cebu. Ayan siya. Titikman ko kung gaano nga talaga siya kasarap dahil sabi nila masarap daw ito. To show. Ayan. Ano natin? Mainit. So, dapat hiwain ko na lang. Dahil baka mapasok naman yung aking labi. Ayan. Ganito ang kanyang itsura. Maputi sa loob. Masarap niya. Grabe, masarap. Tama lang yung tamis niya. Tapos yung bawang na nilagay, tamang-tama lang. Tsaka hindi siya masyadong mapaminta. Kaya perfect na perfect ito doon sa aming sinangag. Tama-tama, may sinangag kami. Konti lang. Pero sa mister ko lang. Masarap niya.
Bali, ano kasi siya, ang presyo niya mga $11 something. Medyo mahal nga lang. Pero sulit naman yung lasa, kaya bibili pa ako nito sa susunod dahil minsan paborito din to ng aking mga anak. Huwag lang masyadong mag-garlic dahil ayaw nila yung masyadong mag-garlic. So, tamang-tama to pang breakfast, kaya masarap, lalo lang nasa sinangag. Sarap. Thank you for watching, guys. See you next time. Bye!